Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang pinakamahalagang utos. Nagtipon-tipon ang mga Pareseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila, na dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Ang salita ng Diyos. Pag-aaral ng Biblia. Nang simulan kong magbasa ng Biblia, puro lang ito magagandang kwento. Natuwa ako sa Genesis at Exodus dahil sa mga kwento rito. Pero nang dumating na sa Levitico, tumigil ako dahil wala ng mga kwento. Pagkatapos ay binasa ko naman ang mga ebanghelyo na puno ng mga kwento tungkol kay Jesus at sa mga milagro at talinghaga niya. Pero habang nagbabasa ako, tila nabubuhay ang salita ng Diyos. Nangungusap ito ng personal hanggang sa pagninilayan at tutugon na ako. Binigyan ako nito ng karunungan para sa aking trabaho, ministry at mga relasyon. Pinaalalahanan at binago rin ako nito sa aking mga kasalanan. Ginabayan din ako sa kalooban ng Diyos para sa akin. Ngayon, nagbabasa pa rin ako at ginagabayan naman ang iba sa pag-aaral nito sa pamamagitan ng Bible study, ministry. Patuloy ko nakikita kung paano nagpapababago at nagpapalakas ang salita ng Diyos para mas marami pa ang maging mabuting alagad ni Jesus.